Pero ato ang malupit na tanong ng boxing fans. Nakahanda na bang tanggapin ni Reymart ang suntok ni Nonito Donaire? Isang malaking digmaan o gera ang magaganap sa Philippine boxing sa pagitan ng dalawang mandirigmang Pinoy. Masakit man isipin na makakalaban niya ang dugong Pilipino, ngunit walang magagawa ang dating powerful found at future Hall of Famer na si Nonito the Filipino Plus Donaire Jr. na lusubin ang kampo ng kapwa Pinoy prospect Reymart Assassin Gaballo para maisutuparan ang misyon nitong maging undisputed champion. Noong nakarang buwan lang ay inutos ng WBC sa Twitter post na kailangan dipensahan ang kanyang WBC belt, kung saan mandatory challenger naman ang interim champion na si Reymart Gaballo. For this belt, I did everything, like I do my best, like in the fight I pressure every time I work, so for me that was a close fight. So. Pero ato ang malupit na tanong ng boxing fans. Nakahanda na bang tanggapin ni Reymart ang suntok ni Nonito Donaire? Bata pa lang ay palagi nang pinapanood ni Gaballo ang mga laban ng kanyang idolo, kaya hindi niya akalain na dati niyang hinahanga ang boksingero ay makakatapat niya pala sa hinaharap. Natupad man ang inaasam niyang world championship fight, ngunit makakabangga niya naman ang kapwa Pilipino boxer. Masaya ngunit hindi maiiwasan na makakaramdam ng kaba dahil una pa lang ay makakasugupan niya ang isang legend. Alam nating lahat na hindi basta-basta ang 4 Division World Champion. Kaya nga pumapalawa ito kay Pacman padating sa mga achievements at fame. Kaya hindi madali para kay Gaballo ang tax para talunin ang 2011 ESPN Knockout of the Year. It's you and Manny Pacquiao, Pacquiao and you, on the top of the list. Can you talk about how you feel about the fact that he is Filipino and you are Filipino-American? I believe that Pacquiao has given me this opportunity, and I always will thank him for that. You know, I don't mind being number two, and definitely, you know, that's a fantasy. But if it goes to that, it's the best against the best. And you know what? It's good for boxing. Why not? But, you know. Are you saying that you would one day want to fight Manny Pacquiao? May mga ilan boxing fans na nagsasabi na matuturuan ng leksyon o ma-expose si Gaballo kay Donaire, gaya ng ginawa ni Donaire kay Naoya, Monster Inoue, kung saan isa sa naging basihan ng mga tao ay naging kalaban ni Gaballo na nakaharap ni Donaire noon. Pinatunayan ito ni Donaire na pinatahimik o pinahinto ang karira ng American undefeated na two-pound showstopper Yes Yang. Noong April 27, 2019, nilampaso ni Donaire ang Amerikano sa semifinal World Boxing Super Series via 6-round knockout. Ngunit bago ito natapat kay Donaire, ay isang mapait naman na bangungot ang sinapit nito kay Gaballo. Pinadapa ni Assassin ang Amerikano, kung saan naligtas nito ang sarili sa kapamakan. But I got skills and I got power. I'm ready. Buo ang loob at tiwala sa sarili sa kampo ni Gaballo na malaking upset ang gagawin sa tuwing magkaharap sila sa luna, dahil minsan lang mabibigyan ng oportunidad ang kagaya niyang baguhan pa sa larangan. Walang ibang iniisip si Assassin kundi may win niya ang titulo sa Pilipinas. Kaya abangan natin sa September 11. Suportahan pa din natin kung sino man ang magwawagi sa dalawang mandirigmang Pinoy, kung saan bandila ng Pilipinas ang nakasalalay. Maraming salamat sa panonood, mga bro.